mga bato na to, mabuhay to ng mga bato. Tawag ng buhay ng mga bato dahil sa malaki siya. Akin ito. Laki. Tanong nga ako dyan sa guard na yan kung pwedeng. Ay ko. Tikna ako dun ah. Andito tayo ngayon guys sa Calaw Avenue at nasa yung likuran ko yung po yung Rizal Avenue o Top Avenue. Parte ito papunta doon ng Pasay. At dito nakikita rin sa likuran yung po yung museum. Pagkatapos kong kumain dito, pupunta ako dyan, mamasyal pa syal muna. Kain muna ako pala dito. Ito yung ulam ko. Ginataan tulingan, halaga 70 pesos, saka yung dalawang kanin, saka yung sabaw, nakainin na rin ako pangalawang sabaw na rin yan. So kain muna ako dito kapag naghihintay ako kay boss, kasi mayroon sila kasusunod dyan sa may Golden Fortune. Boss na akong kumain. Tawid tayo dito papunta doon sa part na yan ng museum. Ito po yung lang kinatatayuan ko. Ito po yung Calaw Avenue dito sa Manila. Kung papunta doon, yun po yung Aruas Boulevard. Dito sa kabila, yung Top Avenue. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Bago tayo makapasok doon, kailangan nyo natin mag-present ng valid ID at saka vaccine card. Dito na tayo sa loob. Pwede na tayo mag-picture-picture dito sa loob ng National Museum at the Natural History. Ay, ito pala napapansin natin na nambakan ng lupa para tumaas siya at pumantay doon sa ginagawang ito, kalsada. Dito pala, mayroong malalaking mga bato dito. Yeah! National Museum of Natural History. Itong mga bato na to, mabuhay to ng mga bato. Ang tinatawag na, bakit tinatawag ng buhay ng mga bato dahil sa lumalaki siya. Ang laki nito. Laki. Ikot muna tayo dito sa bato na to. So, ayan po yung Calaw Avenue dito sa Malate. Ayaw pumasok dyan sa loob. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Aray ko. Kalbo yung mga puno. Nara siguro yan. Ah, dito mayroon siyang garden. Wow. Mayroon mga halaman din, mga pitara. Para sa amin dito sa probinsya, hindi po halaman to. Dito. Hindi po halaman sa probinsya. Mayroong mga damo o anong klaseng mga puno na sa nasa probinsya na namulaklak, pero pagdating dito sa Manila ay ginagawa na nilang mga halaman. Sarap mamasyal dito.
presko yung hangin dahil sa mayroong mga puno dito. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag lakad-lakad dito sa kabila. Yan po yung hitsura dito sa labas. Magtanong nga ako dyan sa guard na yan kung pwedeng mag vlog doon sa loob para sa susunod babalik ako dito. Excuse me, sir. Yes, po. Hindi po tayo allowed mag-vlog dito, mag-video. Opo. Ha? Okay. Kaya yan, lumapit po ako dito para magtanong lang po kung sakaling pagbalik ako dito, kung pwedeng mag-vlog dyan sa loob. Hindi nga po allowed po. Ah, okay. Papatay na lang po yan kasi hindi po kami allowed na maano. Okay, sige, sige. Mahagip. Lalo na po kung naka-duty kami, sir. Okay, sige, sige. Pasensya. Nagtanong lang po ako. Sige, sige, salamat. Salamat po. Okay, sige. So ayun, bawal pala talaga dito mag vlog dito sa loob, lalo na mahagip yung mga nagbabantay dito. So pwede dito hanggang picture lang. Dito lang tayo sa labas. Katikon lang tayo dito. Bawal tayo magkuha ng mga video. Ikot lang tayo dito sa bato. Inubukan ko lang naman mag-video-video doon sa labas. Pero wala pa akong balak na pasukin ang loob ng museum para kumuha ng video o ma-vlog doon sa loob. Ayun po, para sa mga nag-iisip o magtatanong, pwede kaya mag-vlog doon sa loob ng museum? Bawal po. Ayon po sa guard napagtanungan ko at medyo nagalit pa sa akin. Bawal po, ang pwede lang po ay magpicture lang po. Pero para kumuha ng video, lalo na sa mga empleyado naman naka-duty doon, bawal po. Di ko lang alam sa ibang mga vlogger ng mga sikat. Hanggang sa muli, bye-bye!